So yun nga mga Abel, no? Nagbabalik kayo sa Tagaytay Pigeon Channel. Sa today's video mga Abel is nagsakay ulit tayo sa KFC. Medyo masyadong maaraw. So yan, ang sinakay nga pala natin dyan is 5. Doon sa kabila, yung dalawang hen natin na Tensil KK at si Spaniard. Dito naman is dalawang magkapatid na Desmet, tapos isang pamangkin nila na si White Feather. So ayan mga Abel, pinakawalan ibon natin ng 6:45. So anytime, baka bigla na may dumating, anong oras na ba? Anong petsa na ba? 7:12 na. So baka maya maya, magbuluso ka na, tingnan natin kung sinong maunang umuwi. Kasi, alam nyo na, hindi natin alam kung sino talaga yung maunang umuwi dahil ngayon pala sila ma-training talaga ng medyo malayo sa Concepcion Tarlac. So ayan mga Abel, no? Hindi naman tayo nagmamadali, kaya ilatag na natin yan. What's up, guys? Abel, lumanding na yung isang ibon natin na si Spaniard at yun, sino to? Si Desmet. Ayan. Dalawa na yung umuwi nating ibon ngayon. Papasukin na natin. Pasok na, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Uy, yun. So ngayon, yun. Dalawang sabay na ibon natin. Anong oras ba? 7:17. May dalawa na tayong umuwing ibon. So eto nga yun. Si Spaniard. Super White Feather at saka itong si Desmet. So, ang gagawin natin, nililipat natin to dito. Hindi kasi siya dito. Yan. Diyan ka, diyan ka uminom. Ayan, no? Yung Spaniard natin. So, nagmamadali nga siyang umuwi dahil itong asawa niya. Up, ito, to. So, yan mga Abel. Abangan pa natin yung tatlo. Ating ibon. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's. So yan nga mga Abel, no? Tanghali na. So hindi na nga natin naabangan yung tatlong ibon natin na dumating kasi anak ko na ang nagbantay kasi nga nagtinda na ako. So pinakain na nga to ng anak ko. Then ito, tingnan natin yung mga ibon na umuwi kanina. So kanina nga is una nating dumating na ibon is ito. So ito nga si Desmet ang una nating dumating, kaso ito nga, 'di ba nga sabi ko sa inyo is may watery siya, nagwa-watery yung poops niya. So ngayon ito may nararamdaman pa rin siya pero mabilis ang uwi niya. Kasabay niyang umuwi itong si asan na yung ating isang ibon. Mga Abel. So ito, asan na siya? Asan na siya? Ay, ito. Yan. Yan, si Blue Spaniard. Yan. Yan yung abangan ninyo, mga pauwian natin dito sa ibon na to. Sigurado may mukhang may gagawin sa ating lupto na magandang laban. So kasi nga, namamaris siya dito kay... Ito naman, uy. Anong ginagawa mo? Naghahanap? Ito po, kasi mga Abel, ito si Desmet na to is naghahanap ng asawa. So ayan, tinan nyo, kahit na nandito ako, maghahanap siya ng asawa, ayan, napupuntahan niya yung mga babae dito sa kabila. Na ito mo lang open, ngayon, makikipaglandian ka. O ayan, nakikipaglandian ng mga Abel yung ating ibon. Ayan, o. Oh. May asawa yan, ang asawa niya, ayan, magagalit yung asawa niya. Ito, asawa niya, ayan, o. Oh. Desmet, o. Oh. Nag-aaway kayo sa isang babae. Ano yan? Ano? Huwag ka diyang makulit. Dito ka sa kabila at hindi kayo po pwede. Saan na natin kayo pagsasamahin pagka wala ng watery dito sa kabila? So dito ka, hoy. Dito ka, hoy. Dito, tumi, dito ka sa kabila.
para hindi kayo magsama-sama. Kasi nga, meron pang watery dyan sa kabila. Pag na-stop na yung watery ng poops nyo, okay na okay. Pero yung mga abel, yung dalawang yan, wala naman tama. So, ito nga, mga abel, mga young bird natin to. So, ito, na-young bird natin to ng MTRPC. So, abangan nga natin. Ito nga yung una nating dumating. Ito, naghahanap to ng asawa o may asawa na rin talaga to. Yun, yung asawa niya, si. Itong asawa niya, pakita ko sa inyo. Ito asawa niyan, yan. Yan yung asawa niyan, si Desmet Tutubi na Stitch. Yan. So, ito nga yung inaasawa ng ating Blue Spaniard. Then, sumunod nga daw, sabi ng anak ko, bali tatlo yung umuwi natin kagad eh. Dalawa pa lang muna. Ang magkasabay po kasi is si, ito to, si Blue Spaniard at saka itong si, uy, so, ito si Desmet, ayan o. So, pasensya na kayo mga abel, ganyan talaga itsura niyan kasi nga may, ang poops niya is watery pa. So, pang 3 days pa nga lang itong gagawin natin ngayon na gamutan sa kanya. Binigyan ko na siya kanina ng tulumisuka, kaya ganyan itsura niya, medyo dinadamdam niya yung acid sa katawan niya. So, mamayang gabi, bibigyan uli natin ng isa pang, isang ringgilya pa para siguradong mawala yung sakit niya. So, ito nga yung tinamaan natin ng watery nung una. Itong si Tutubi. Then, ito. Tingnan nyo mga abel. Yan, oh. Recover na yung ibon na to. Ito, namamarako na nga yun. Nang-aaway na nga yun. Ayan, oh. Tingnan nyo, di ba? Bali, ano natin yan? Pang 5 araw ko nang na, ano yan? Na-recover. Kaya, nakakapamarako na siya. Nakaka-recover. Kaya, 5 araw na siyang binigyan ng prevention, kaya nakakapamarako na. So ito, ganito rin mangyayari. So, sana maging ganyan din ang mangyayari sa kanya, na maging okay din siya pag after ng 5 days. Then ang sumunod na umuwi is ito. Sa pangatlong umuwi is ito, si Tensil Kikai. Bale, ang sumunod dyan is itong si White Feather. Ito, to. Ito, parang si Aluping, yan. Yung Aluping natin na nawala sa arera, yan. Yan si Desmet nga. Then, ayun, tingnan nyo. Ang ganda ng ipot ninyo. Oops. Yun o. Yan. Then, sumunod na umuwi is, sino po ba? Ito. Ito yung kaulian natin umuwi. Yan. Ito, medyo meron din tong ano, konting watery, kaya nilagyan ko na rin kanina na sukan tulome para maging okay na yung katawan niya. O yung poops niya. Kasi yan, kita nyo mga abel o. O yan ha. Kita nyo, yung nangyari pagka binibigyan ko ng sukan tulome, buo na yung ipot. Medyo yung iba may basa pa ng konti. Ganyan na lang naman yung ipot nila eh. Yan, ganyan o. Pero maganda kasi ganyan ang ipot. Yan. So, ito muna mga abel, no. Oop, naglumalabo ang ating camera. So, ito muna mga abel. Papakita ko muna sa inyo yung release ng ibon kanina. Maliit lang to kasi nga, hindi talaga na video kasi sa live kasi ang hirap kasi. Sa live kasi, mahirap i-edit o nakawin yung pinaka-video kasi nga, nakawin eh, no? Mayroon kasi naka-live yun. Pwede natin i-record pero pangit. Magiging pangit yung background. So, ito na lang yung pinasa sa akin na short na video ng Lukman ni Sir Ronald Gonzalez. Ito. Napakadaming ibon. So, ito naman yung picture lang ginawa ko kasi kagabi na hindi ko na na-videohan dahil may mga pulis dun sa loading station namin sa KFC. Kasi ang katabi nun is Barangay Hall, tapos Alpha Mart, tapos yung Sabong Express. So, ngayon, paikot-ikot din yung pulis kasi nga baka mag-overcrowd yung Sabong Express. Kaya, pati kami, gusto ko sana mag-video, may mga babae kasi na o matatanda na babae na nanonood sa amin. Gusto ko sana mag-video, kaso nga lang, naisip ko baka pagka ano, dumami na naman yung tao, madadali ako. Kaya ang ginawa ko na lang, pinicturean ko na lang yung mismong
Hilux at saka yung crates na isinasakay kahapon doon siya. So ito mga Abel, papakita ko sa inyo. Yan. So ayun, makikita nyo mga Abel, yung bali, dalawang picture lang yan. Then, bukas, abangan nyo mga Abel. Ipapakita ko sa inyo yung ibon na kinuha natin kay Sir Ronald Gonzalez. Napakagandang ibon mga Abel. Sinasabi ko sa inyo. Pinaka, ano yun, kumbaga, ace bird natin. Papakita ko rin sa inyo, ipapaalam ko rin kung anong history ng bloodline niya, at kung anong ginawa ng mga magulang at kapatid niya. So yan. Pero, para hindi kayo manabik, papakita ko o papahupya ko sa inyo ang itsura ng ibon. So, nandito na nga sa loop natin ngayon. Balik, kinuha natin, ano ba kahapon? Tuesday. Yun, kinuha natin sa loading station. Pinadala sa atin yung ibon, doon ko nalang binayaran. So, naka-training box. At inilipat ko sa training box ko. So, yun. Nandito na sa loop ko. So, bukas abangan ninyo. Ito na lang yung muna yung picture niya. Pakita ko sa inyo. Yan. So, yan mga Abel. Nakita nyo yung ibon. Talaga solid na ibon. So, yan mga Abel, no? Ito nga pala, meron pala akong kodigo dito. Asan ito? Nagpapa-shoutout sa akin yung mga tropang mga KFC natin. So ito, shoutout ko muna. Kay John Robin Atienza, John Tracy Pogi, yung dati kong kasama na coordinator sa UFC na ngayon is presidente na ng KFC si Pogsloop. Shoutout sa iyo. Kay Sir Ronald Gonzalez, yung pinaka-presidente talaga nila. Kay RL Velasquez, yan, nakasama rin natin bilang isang coordinator yan. Si Mike Joseph, Ian Rason, at kay Ron Maniti. Yan yung mga tropa natin na nagbigay sa atin ng mga ibon. So yan mga Abel, hanggang dito ang video ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Please like and share and subscribe. Ingat at God bless.